Hello mga kalayas, pupunta ako ngayon sa monumento ni Lolo, ni Dr. JoseRizal. Mula dito mga 700 meters. Okay, update ko na lang kayo mamaya. Okay. Hola mga kalayas, andito na ulit ako sa malapit na tayo sa Luneta Park ng Madrid. Makikita natin dito yung kung saan yung bantayog ng ating pambansang bayani si Dr. JoseRizal. Nakaka-proud din dahil bilang isang Pilipino sa isang bansa ay makikita mo bantayog ng ating mahal na bayani na si Dr. JoseRizal. Ito na dito tayo ngayon sa bantayog Luneta Park sa Madrid. Halika, nakita natin. Ayan na, nandito na tayo, naglalakad na tayo. Nandito na si Dr. JoseRizal. So ngayon, nandito tayo sa may malapit sa embassy ng Madrid. So makikita natin dito. In commemoration of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations of the Republic of Philippines and the Kingdom of Spain. Makikita natin dyan sa taas. National Heroes of Philippines, Dr. JoseRizal. Alcalde de Madrid, no sé, ciao. Hello po, ako po ang inyong apo. Galing po akong Batangas, ako'y dumayo lang ho din para kayo makita ko lang. Eh, kamusta naman kayo dyan? Ay, salamat po ng marami sa inyo. Nakasulat dito yung huling paalam ni Dr. JoseRizal nung bago siya barilin sa Luneta Park. Ito. Traducción al Filipino del poema Mi Último Adiós, escrito por JoseRizal en la víspera de su fusilamiento acaecido el 30 de diciembre de 1896 a la edad de 35 años en Manila, Pilipinas. So yan. Yan yung sinulat niya nang bago siya barilin noong December 30, 1896. So nakasulat din po dito. Ito ay salin sa Tagalog.
ito rin yung original na nasulat sa wikang Espanyol ni Dr. JoseRizal. Yan yung mismong pagkasulat niya, meron siyang pirma. Kalayas, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aking vlog ngayong araw na to. And sa hindi pa po nakakapag-subscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po. Ako pong muli, si Batangganyong Layas, andito po sa Madrid, Spain.